Hi guys! Magandang araw mga kaibigan, ano? At tayo ngayon nagbabalik upang magbahagi muli ng panibagong kaalaman. Ngayong araw nga, ang ating tatalakayin ay tungkol naman sa theorems of trapezoids, no? From our previous lessons or tutorials, we have discussed the theorems of rectangles and rhombus. So today, we will discuss the theorems and we'll give an example of problem regarding trapezoid, no? Specifically, isosceles trapezoids. Okay, so before that mga kaibigan, ano, kung hindi ka pa subscriber ni Easy Math, kindly click, no, the subscribe button as well as the notification bell para updated ka sa mga lesson na ina-upload natin daily. Okay? Also, if you encounter ads or advertisements sa ating mga tutorials, sa ating mga videos or kung saan mang videos na napapload mo sa YouTube, please do not skip the ads, no? Kasi malaking tulong yon sa mga creators na tulad namin. So please, to help us, do not skip those ads. So yun lang mga kaibigan, without further ado, let's discuss our lesson. Now to start with, let me draw a given trapezoid, no? Specifically, isosceles trapezoid, no? So let's say for example, ito yung given trapezoid natin. Ayan, no? Ayan, yan. Sabihin na natin this is isosceles, ano? Pag sinabi natin isosceles kasi mga kaibigan, the length of again, pag sinabi natin isosceles trapezoids, ito ay equal dito. Okay? So, another one, no? Pag hinatiin mo daw yan sa gitna, they are equal or symmetrical. That is being isosceles trapezoid. Okay? So, ayun na nga. Ito na yung ating illustration. Ang first theorem in isosceles trapezoid or any trapezoid is the median of a trapezoid is parallel to each base and its length is 1/2 the sum of the lengths of the base or the bases. No? So, yung median daw nung ating trapezoid. So, ito yung trapezoid natin. Ang median niya, yung kalahati, ano? Yung kalahati nung dalawang leg na to. That is the median. Nagdrawing tayo ng median dyan. They are parallel down dun sa dalawang bases natin. Ano? Sabihin natin ito ay base A. Ang length nito is A. Ito naman ay B. Ano? So sabihin na natin base A, base B. Tapos ang sabi niyan, yung length daw nito, sabihin na natin ito ay C. Ano? Yung length nung median na to is C. Yung length daw niya, is kalahati nung sum nung dalawa. So meaning, ang theorem number 1 natin is that the length of the median is the sum or the half of the sum of the two bases. So i-add mo daw itong dalawang base, ano? A and B. So A plus B, tapos kakalahatiin mo. That is the length of the median, which is the theorem number 1. Now, theorem number 2. So, ano ko lang ito, ano, burahin ko lang ito mga kaibigan. Yung theorem number 2 natin, ang sabi dyan mga kaibigan, the angles of, or the base angles of an isosceles trapezoid are congruent. So alam naman natin na ang bases ng trapezoid natin na ito, tsaka ito, no? So yung angles daw, ito, tsaka ito, congruent yan. Okay? Which is also, etong angle na to, saka itong angle na to, congruent din yun. Okay? But this one is not congruent to this one. Ito lang ang congruent, no? Yung base nung yung angle nung bases natin. Ito ay congruent. Ito naman ay congruent. Okay? So that is theorem number 2. Theorem number 3. Opposite angles of an isosceles trapezoid are supplementary. So ito daw, saka ito, ay supplementary. Ano ibig sabihin ng supplementary? Kapag inad mo daw ito, saka ito, ang sum daw is 180. Same thing with this angles, ano? Kapag inad natin angle na to, saka ito, the sum is 180. Okay, so that is being supplementary. Theorem number 4. The diagonals of an isosceles trapezoid are congruent. So ano ba yung diagonals natin? If we connect this corner, no? Yan, to this corner, tapos ito namang corner na to, dun sa taas, ito daw ay congruent, no? So, itong diagonal na to ay congruent dun sa diagonal na yun. Meaning, they are equal. Okay?
So, to illustrate those theorems, mga kaibigan, we have four theorems. Let us give an example. Okay, so, burahin ko lang ito. Bigay tayo ng example para mas maipaliwanag natin at magamit natin yung mga theorems ng trapezoid. Okay, so sabi dyan, given quadrilateral math, no, MATH, is an isosceles trapezoid with bases MA and HT. Tapos, yung LV is a median. Okay? So, let me draw the illustration, ano. Sabi doon, again, isosceles trapezoid. So, ito yung first base, no? Yung leg nila. Teka, i-ano lang natin, ano? Ayusin natin yung illustration para magmukha siyang isosceles. Kasi kapag sinabi natin isosceles, dapat symmetrical. Yan, let us assume that that this is isosceles trapezoid, ano? Sabi dyan, base MA. So, this is M. This is A. Ito yung first base. Then, HT, ano? HT. So, ito yung trapezoid math, MATH. Tapos, yung median daw niya is LV. So, guhi tayo ng line dito sa gitna. This is LV. Ito ay L, ito ay V. Tapos, syempre, meron niyang diagonals, no? Yan. So, drawing lang natin yung diagonals nila, yan. Na? And problem number one, or, oh yes, problem number one. Sabi dyan, given MA equals 3y minus 2. So, ano ba yung MA? Ito. So, yung length daw nito is 3y minus 2. Tapos, HT is 2y plus 4. Ito yung HT. Ang length daw niya is 2y plus 4. Then, ang length daw ng LV is 8.5 centimeters. So, yung LV natin is 8.5 centimeters. Ngayon, the problem, the questions are, what is the value of y? So, saan ba tayo may y? Doon sa dalawang bases natin. So, yun yung unang tanong, what is the value of y? Paano natin sasolve yan? Using the theorem number 1, no? Yung sa median ng trapezoid natin. Alam natin na ang length ng median natin is kalahati ng sum ng dalawang bases. So, if we add the two bases, then divide it by 2, that should be equal to 8.5. Okay, so paano yon? So, number 1, no? Number 1, letter A, no? Yung unang tanong dyan. Yung length ng LV natin or ng median natin is 8.5. Equal yan sa sum, ano? Sum nung bases natin. So, 3y minus 2 plus 2y plus 4. Divide by 2. Because that is theorem number 1 eh. Kailangan nating sundin yan. Now, let us solve for y by cross multiplication. Ano? So, alam natin, ang denominator nito is 1. So, understood na yun. If we multiply 2 by 8.5, that is equal to 17. Then, ito ay 1, ano? So, 1 multiplied by the numerator, yun pa rin yung ating sagot. No? So, ngayon, i-add na natin to. Addition lang naman to, no? So, 3y plus 2y is 5y. Negative 2 plus 4 is positive 2. Now, solve for y. Just transpose 2 on the other side. So, magiging 17 minus 2, magiging 15 na yan. Equals 5y. Then, to solve for y, divide both sides by 5. No? Ganun lang kadali mga kaibigan. Ano? Then, cancel na yung 5. Then, na ngayon, 15 divided by 5 is 3 mga kaibigan. No? So, therefore, the value of y is 3. Ganun lang. So, meron na tayong y ano, equal to 3. Ano yung pangalawang tanong? Sabi dyan, how did you solve for y? Siyempre, obviously, ano, sinabi ko na nga kanina, using the theorem number 1. Yung sa median of the trapezoid, no? So, yung pangatlong tanong, what are MA and HT? So, ano daw yung length ng MA tsaka HT, no? So, yung C na lang, ano kasi nasagot na natin yung B, yung theorem number 1 nga ng trapezoid, ano? So, yung C, ano daw yung MA? So, yung MA natin is 3y minus 2, ano? Eh, alam natin yung y is 3. Diba? Nakuha natin yun kanina. Ito, 3. So, palitan lang natin. Ano? Substitute lang natin. So, 3 multiplied by 3 minus 2. Therefore, the length of MA is, or base MA is 9
minus 2, which is 7 centimeters, no? Centimeters is the unit na used in the problem. Ano pa yung inanap? HT, ano? So, yung length ng HT naman, or ng base HT, that is 2y plus 4. 2y plus 4. Again, alam natin na ang y is 3. So, substitute lang natin, ano? So, yung HT natin ngayon is 2 multiplied by 3 is 6 plus 4, that is 10 centimeters, na? So, nakuha natin yung length ng bases natin, ano? Base M, A, N, H, T. So, that is for question number 1, problem number 1 in this illustration. Another problem in this illustration, ano? Or another question. Sabi dyan, given, burahin ko na to, na? Kasi tapos na tayo dyan. This is problem number 1. Sabi dyan, given angle HMA. So, burahin ko lang ito bago natin ilagay, ano? Bagong, ano kasi, bagong refill, kaya medyo madumi pa yung ano. Pagka naman walang ink, ayaw magsulat. Mahira, oh. Angle HMA. So, burahin lang natin to kasi tapos na to. Tapos na rin yan. Tsaka ito. Yan. Re-redraw lang natin, re-retouch lang natin. Sabi dyan, angle HMA, no, is 115. So, ito daw is 115 degrees. Questions. What is measurement of angle TAM? TAM. So, given daw ito, ano daw to? So, obviously, ano mga kaibigan, applying property number 2 or theorem number 2 of the isosceles trapezoid, the angle of the bases, ano, are congruent. Eh, ito yung base na to, meron siyang dalawang angle, ito, tsaka ito. They are congruent daw or they are equal. Meaning, the measurement of this angle is also equal to 115. Therefore, the measurement of angle TAM, ano, or TAM is also equal to 115. No? Kasi nga, equal to saka ito. Applying theorem number 2. So, yun nga, yun yung pangalawang tanong, what theorem justifies your answer? Yun nga, yung theorem number 2, the the angle of the bases are congruent. No? Third question. Sabi dyan, given angle MHT. So, burahin lang ulit natin to, no? So, ano naman ang given ngayon? Given angle MHT. Saan yun? MHT. Ito daw. Is 3x plus 10. No? Ito daw ay 3x plus 10. Tapos, angle MAT. MAT is 2x minus 5. Yan. Ang mga tanong, what is the value of x? So, ano daw yung value ng x sa problem na to? So, obviously, ito lang naman yung dalawang given na meron tayong x, ano? And, as we can observe, ano, applying theorem number 3, opposite angles are, or supplementary, ano, opposite angles are supplementary. So, meaning, if we add this angle, tsaka itong angle na to, the sum is 180, no? So, yung magiging sagot natin, yung magiging solution natin ngayon, ano? Sa problem number 3 natin, first question. So, add lang natin yung dalawang angles na yun. Ay, sorry. So, etong angle na to, no? MAMHT. So, angle MHT plus angle MAT. That is equal to 180. Kasi nga, supplementary sila. So, lagay lang natin, substitute lang natin. So, 3x plus 10 plus etong 2x minus 5 equals 180. Combining like terms, no, 3x plus 2x, that is 5x. Then, 10 minus 5, that is 5 equals 180. Now, by transposition, magiging minus 5 to, so 180 minus 5 is 175.
175. Now, to solve for x, just divide both sides by 5. Diba? Then, cancel na yun. The value of x now is 175, ano? Divide it by 5, which is equal to 35 degrees. So, that is the value of our x, 35 degrees. So, ang next question, how did you solve for x? So, again, applying theorem number 3, no? Opposite angles are supplementary. The next question, what are the measures of the two angles? So, kunin lang natin. So, yung pangatlo na to, no? Pangatlong tanong na to, eh. What are the measurements of the two angles? So, kunin lang natin tong MHT, ano? Angle MHT is 3x plus 10. Then, yung x, alam natin yung x is 35. So, substitute lang natin yun. 3 multiplied by 35 plus 10, ano? So, what is 3 multiplied by 35? 3 multiplied by 35 is 105 plus 10. Yun, which is equal to 115 degrees. So, that is the measure of angle MHT. How about the second one, the second angle? Yung second angle natin, so, ano yun? Angle MAT. Angle MAT is 2x minus 5. So, again, substitute lang natin yan, ano? X is 35 minus 5. No? Then, using our calculator, 2 multiplied by 35 is 70. Minus 5 is 65. So, 65 degrees. So, nakuha natin yung dalawang angles ngayon. Yun. So, that is how we apply the third theorem of isosceles trapezoid. Ano? So, fourth problem. Ano? Fourth problem in this illustration. Again, burahin lang natin ito, mga kaibigan. So, tanggalin na rin natin ito, ano? Kasi fourth problem na. Ire-redraw lang natin yung ating diagonals. Ano? Yan. Sabi dyan, given AH is 4y minus 3. So, ano yung AH? Ito yan. Yung length daw ng AH ay 4y minus 3. Tapos, ang length ng MT ay 2y plus 5. Okay, so two diagonals are given. Now, the following questions are, what is the value of y? So, ito nga is 4y minus 3. Ay, sorry, ito pala yung 4y minus 3. Lagay lang natin ang 4y minus 3. Yung isa is 2y plus 5. 2y plus 5. Itong buo yun, ha? Buo. Ano daw value ng y? So, obviously, ano? Applying the fourth theorem of isosceles trapezoid, which is diagonals of trapezoid or isosceles trapezoid are congruent or equal. So, equate lang natin yung dalawa na yun. So, first question in problem number 4. Equal yung dalawa na yon, so equate lang natin sila, no? So 4y minus 3 equals 2y plus 5. Then transpose lang natin itong 2y, no, sa kabila. Magiging 4y minus 2y kasi nga from positive magiging negative. So 2y na lang siya. Then itong negative 3 transpose natin sa kabila, magiging 5 plus 3 which is equal to 8, no. Then divide both sides by 2 to solve for y. Therefore y is equal to 4. Ano lang? Then, yung sumunod na tanong, how did you solve for y? Yun nga, applying the theorem number 4 of isosceles trapezoid, the two diagonals are equal. Na? So, in-equate lang natin sila. Then, yung third question, letter C, sabi dyan, how long is each diagonal? Alam natin, equal naman yan, ano? So, yung line MT equal naman yan sa AH. So, kahit isa na lang yung kunin natin dyan, ano? So, MT na lang siguro. Yung MT is 4y minus 3. Ay, hindi pala. 2y plus 5 pala yan. 2y plus 5. Then, substitute lang natin yung y. 2 multiplied by 4 plus 5. No? Therefore, MT is equal to AH is equal to 2 plus 4 is 8 plus 5 is 13. Ayan. Kung ano man yung unit na ito, ano? So, MT is equal to MH is equal to 13 units. And that's it for today, mga kaibigan, ano?
That is how we apply the four theorems of trapezoid, specifically isosceles trapezoids. Okay, nagbigay naman tayo ng problem, then na-explain naman natin, nailapat natin yung mga theorems, and that's it. Okay, thank you mga kaibigan. Again, if you're not busy, please follow my page, FB page, Isima TV. We have lots of entertainment videos doon. Meron din tayong mga memes. Nag-stream din ako doon mga kaibigan. Please support me as aspiring streamer. Ano? So, yun lang mga kaibigan. Salamat. Kita-kita tayo sa sunod tutorial. God bless.